Hello everyone! Welcome to my channel, Teacher Jem Raymond. For this video, we will still be talking about teachers or PMS PPST, but this time, we will focus on the means of verifications or MOVs na gagamitin ng ating mga highly proficient teachers or master teachers para sa mga indicators na non-classroom observable. Again, ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga means of verifications or MOVs ng mga non-classroom observable indicators or NCOI ng ating mga highly proficient teachers for school year 2022-2023. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Now, base nga sa Department Order No. 8, Series of 2023, ano-ano nga ba yung mga means of verifications or MOVs na kakailanganin ng ating mga master teachers para i-support nila sa mga non-classroom observable indicators na mga RPMS objectives for this school year? But before that, let me show again to you the 15 RPMS objectives na gagamitin ng ating mga master teachers for school year 2023. Now, there are 15 RPMS objectives for master teachers for school year 2022-2023. Sa mga 15 objectives na yan, ano-ano kaya yung mga COI or Classroom Observable Indicators at Non-Classroom Observable Indicators or NCOI? As you see, we have 6 Classroom Observable Indicators. At we have 9 non-classroom observable indicators para sa ating mga master teachers. Ngayon naman, ipre-present ko sa inyo ang mga means of verifications or MOVs ng bawat non-classroom observable indicator ng ating mga master teachers. Unahin na muna natin yung mga means of verifications or MOVs ng RPMS Objective No. 2 ng ating mga highly proficient teachers. So, para nga sa RPMS Objective No. 2 ng ating mga master teachers, they are rated according to quality and timeliness. Wala pong efficiency para sa indicator na to. Now, ito yung tool na pwede nating gawing guide para malaman yung mga means of verifications or MOVs para i-attach sa objective na ito. Now, ano-ano yung mga MOVs para sa objective number 2 ng RPMS ng ating mga master teachers? Ang una na pwedeng MOV para sa objective na to ay ang attendance sheet. Now, as much as possible, naka-reflect yung names and signature ng mga kulig na nag-attend sila ng Learning Action Cell or LAC or Focus Group Discussions. Pero dapat yung LAC na tinutukoy dito ay nakapokus
sa pagsusuri kung gaano ka-epektibo ang isang strategy sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga learner sa pagbabasa at pagsulat at even sa pagbibilang. Pero kung attendance sheet lang ang gagawin mong MOV, mababa lang ang rating na makukuha mo dito. Now, later ko ipipresent kung paano tayo makakakuha ng rating for quality at kung ano yung MOV na pwedeng gamitin para mas mataas yung rating na makukuha natin. Now, let's have the MOV number 2 para sa objective na to. Now, pwede ding gawing MOV yung minutes o personal notes during a mentoring and coaching session na kung saan nakatala dito na sinuri ninyo with your mentees kung gaano ka-epektibo ang isang teaching strategy para mapaunlad ang kaalaman ng ating mga learners in terms of literacy and numeracy. Now, let's have MOV number 3. Na kung ito ang MOV na isasubmit mo, you can get a higher rating when it comes to quality compare mo sa mga naunang MOVs. Ito'y reflection paper or notes ng iyong mga mentees pagkatapos maisagawa yung learning action cell or LAC or pwede rin mga mentoring sessions nyo with them patungkol sa pagsusuri ng mga teaching strategy na makakatulong para mapaunlad ang mga kaalaman ng mga bata sa larangan ng pagbabasa, pagsusulat o pagbibilang. Pero ang reflection na ito dapat may kasamang proof of attendance ng mga mentees sa LAC na nagawa. So pwedeng attendance sheet or even pictures, no? Na nag-attend talaga sila or may LAC session talaga na naganap. Kung gusto mo makakakuha ng pinakamataas na rating for quality, then itong MOV na ito ang i-attach mo. Rating of 5 ang makukuha mo dito kasi dito maipapakita mo na ginabayan mo mismo ang mga mentees mo o yung colleague mo o kapwa mo guro kung paano magplano para suriin ang isang teaching strategy. Kung epektibo ba ito sa pagpapa-improve ng mga learners in terms of literacy and their numeracy skills. So ito yung tinatawag nating performance monitoring and coaching form. Pero kasabay nito, meron ka din dapat i-attach na annotations no, kung paano nagamit yung PMCF at ano yung ginawa ninyo para makamit yung objective na hiningi ng RPMS, objective number 2. Ito yung sample ng form na tinatawag nating PMCF or Performance Monitoring and Coaching Form. Paano tayo nire-rate according to quality? Balikan natin ang form na ito. Dito natin makikita kung paano tayo nire-rate according to quality and of course timeliness. Una na muna nating talakayin yung quality. Kung wala kang MOV na mapakita o hindi acceptable or valid ang MOV na na-attach mo, then rating 1 lang ang marireceive mo na score. Rating 2 ang makukuha mo kung may proof of attendance ka na maisupport na nag-attend ka talaga ng LAC session when it comes to improving literacy and numeracy skills of our learners. Rating 3 naman yung makukuha mo kung minutes of mentoring and coaching or LAC ang maisusupport mo. Again, yung LAC na yan, yung mentoring and coaching na yan, dapat nakafocus sa kung saan natalakay ninyo kung paano mapa-improve yung mga learners when it comes to their literacy and numeracy skills. Rating 4 naman kung reflection notes ang maisusupport mo. Kasama na dyan of course yung proof of attendance. Kung PMCF or performance monitoring ang coaching form ang iyong maisusupport, then rating of 5 ang makukuha mo dito. Pero dapat yung PMCF na yan, may kaakibat yan na annotations. Ano ang ginawa mo para ma-achieve yung kinakailangan ng RPMS objective number 2. Punta naman tayo sa timeliness. Paano tayo makakakuha ng ratings dito? Kung wala kang MOV, rating 1 ang marireceive mo. Rating 2 naman yung makukuha mo for timeliness kung mapapakita natin
sa MOV na nasubmit natin na kasama mo talaga yung mga kulig mo, yung mentees mo, kapwa mo guro sa pagsuri, no, sa isang teaching strategy na nakakatulong sa pagpaunlad ng kaalaman ng ating mga mag-aaral when it comes to literacy and numeracy. Pero ito ay sa loob lang ng isang quarter. Again, rating 2 lang kung mapakita mo ito sa loob ng isang quarter. Makakakuha tayo ng rating of 3 kung mapapatunayan natin na nagawa natin ang pagsusuri across 2 quarters talaga. No, kung gaano ka-effective ang teaching strategy to improve learners' literacy and numeracy skills. Rating 4 naman ang makukuha natin sa timeliness kung mapapatunayan natin na nagawa natin ang pagsusuri, no, together with your colleague, kung gaano ka-effective ang isang teaching strategy in promoting learner achievement in literacy and numeracy sa loob ng 3 quarters lang. Okay? So again, dapat kasama mo yung mentees mo or kulig mo sa buong proseso. Pero yun nga lang, 4 points lang ang makukuha mo kung sa loob lang ito ng 3 quarters. Ang pinakamataas na rating sa timeliness, rating of 5, ang makukuha natin kung mapapatunayan natin through our submitted MOVs na nagawa natin sa loob ng 4 na quarters talaga ang pag-evaluate o pagsusuri how effective certain teaching strategies in improving learner skills on literacy and numeracy. And those are the different means of verifications for our PMS objective number 2. And let's have the PMS objective number 8. How are we rated in the PMS objective number 8? Para sa PMS objective number 8, master teachers are rated according to quality and timeliness, and no efficiency indicator. Ito yung form na pwede nating maging gabay para sa mga MOVs or means of verifications para sa indicator or objective na ito. Now, may importanteng notes na nakalagay sa ilalim ng form. Tingnan natin ito. Now, ayon dito, lahat na ating ibibigay ng mga MOV para sa indicator na to dapat may mga date stamps or may PETSA para matrack natin ang mga pagkandak ng mga activities ng mga master teachers together with their mentees. Naunahin natin yung mga quality indicators. Kung wala kang MOV na maisubmit or yung MOV na nasubmit mo ay hindi accepted, then rating of 1 lang ang makukuha mo. Kung approved lock plan lang ang masubmit mo, rating 2 lang ang makukuha mo. Ito'y nangangahulugan na nakagawa ka nga ng plan or plano para magsagawa ng lock session or mentoring session with your colleague or mentees para nga talakayin kung paano suriin ang mga ginagawa ng mga teacher sa classroom base sa mga feedback o impormasyon na na-receive mo tungkol sa pagtuturo na ibinahagi nga ng mga kapwa mo guro or even ng mga learners. Rating 2 lang ang marireceive mo kasi nga walang proof na naisagawa mo yung plano mo. Kung makapagbigay ka ng minutes of luck or any collegial discussions na isinigawa mo na kung saan mababasa sa minutes na sinuri ninyo kasama ang inyong mga colleague or mentees ang mga feedback or impormasyon na ibinahagi ng mga guro o mga learners patungkol sa pag-unlad ng pagtuturo. May proof of attendance din dapat na kasama nito. Kapag nasubmit mo to, makakakuha ka ng rating of 3 or satisfactory level. Gamit pa rin yung minutes of luck or any collegial discussions, makakakuha ka ng rating of 4 kung mababasa sa minutes na napagsasama-sama mo or nabuo mo yung mga ideya na naibahagi ng iyong mga kasamahan sa talakayang naganap patungkol sa mga feedback o mga impormasyon na nanggaling sa mga teachers mismo or base sa mga
performances ng mga learners. At ang mga impormasyon na to ay ginamit para mapaunlad palalo ang pagsasanay sa pagtuturo. So, importante din na makita sa minutes ang mga kasunduan at mga rekomendasyon na nabuo sa inyong talakayan. Rating of 5 naman ang makukuha mo kung maipakita mo sa iyong mga MOV na nagabayan mo ang iyong mga kapwa, guro or mentee sa pagpaplano na magkaroon ng LAC or Learning Action Cell or mentoring sessions or kahit na anong collegial discussions na patungkol sa paggamit ng mga feedback or mahalagang impormasyon mula sa mga karanasan mismo ng mga guro or mga mag-aaral sa loob ng klase para mas mapaunlad palalo ang pagsasanay sa pagtuturo. Again, dapat kasama mo ang mga kulig mo sa pagpaplano nito. Dapat din, ang paggabay mo sa iyong kapwa-guro ay maipakita mo sa PMCF or Performance Monitoring and Coaching Form o kahit na sa minutes lang ng LAC session ito makita, pwede naman din. Again, importante ang PETSA sa paggawa ng mga gawaing nabanggit ko kanina. Paano tayo mabibigyan ng puntos sa indicator ng timeliness? Rating of 1 ang makukuha mo kung walang MOV ka na maibigay o yung naibigay mo man na MOV ay hindi acceptable. Rating 2 naman ang makukuha mo kung ang MOV na nasubmit mo ay nagpapakita lang ng nagawa mo ang hinihingi ng RPMS Objective No. 8 sa loob ng isang quarter. Rating number 3 naman kung nakapagsagawa ka ng LAC or Learning Action Cell or any collegial discussions patungkol sa hinihingi ng objective na to pero sa loob lang ng dalawang quarters. Since timeliness ito mga teachers, so kinakailangang mapakita mo na every quarter talaga ang pagkandak mo ng LAC pertaining to this kind of objective para makakakuha ka ng mataas na rating. Kung nakapagsagawa ka ng collegial discussions like learning action cells about reviewing feedback from teachers and learners sa loob lang ng tatlong quarters, then rating 4 ang makukuha mo. Ang pinakamataas na rating ang makukuha natin kung nakapagsagawa tayo ng LAC or mga mentoring sessions with colleague tungkol sa pagsusuri ng mga impormasyon o feedback na mula mismo sa mga teachers at learners at ginamit natin ito para mapaunlad palalo ang pagtuturo at pagkatuto. Rating of 5 ang makukuha natin for timeliness na indicator. Yun na nga yung mga MOVs para sa RPMS Objective No. 8. This time, let's have the RPMS Objective No. 9. Ano-ano nga ba yung mga MOVs na hinihingi ng RPMS Objective No. 9 at paano tayo binibigyan ng rating sa indicator na to? For Objective No. 9, binibigyan tayo ng rating according to quality at timeliness din at walang efficiency. Ito yung form na pwede nating gawing gabay dahil dito nakalagay yung mga iba't ibang MOVs na hinihingi ng objective na ito at kung paano tayo binibigyan ng ratings. Unahin nating talakayin yung quality na indicator. Rating 1 ang makukuha natin kung wala o hindi acceptable ang MOVs na nasubmit natin. Rating 2 ang makukuha natin kung dumalo lang tayo ng learning action cell or focus group discussions or any collegial discussions patungkol sa pagpili, pag-ayos, paggawa at paggamit ng mga angkop ng mga SIM. And proof of attendance like certificate of attendance or participation pwede na magamit bilang MOV dito. Kung nasa minutes or notes ng LAC or mentoring session na nadaluhan mo or na-organize mo, na ginabayan mo talaga at napayuhan mo yung kapwa mo guro patungkol sa kung paano ang tamang pagpili,
pag-ayos, paggawa, at paggamit ng mga angkop na support instructional materials para magamit nila sa klase, then you will get a rating of 3 or satisfactory. Rating 4 naman ang makukuha mo kung nagawa mong buuin ang talakayan kasama ang iyong mga kapwa-guro na kung saan pinag-usapan ninyo kung paano ang tamang pagpili ng support instructional materials na pwedeng magamit para pagtuunan ng pansin ang pag-achieve or pagkamit ng mga layunin sa kaalaman or ang mga instructional objectives. Dapat nagawa mo itong i-synthesize yung mga ideas na nabuo during sa inyong discussion. Ang reflection notes na nagawa ng iyong kapwa-guro or mentees ang pwedeng magamit na MOV para dito. Rating of 5 naman kung nagabayan mo ang iyong mga kapwa-guro sa kanilang pagpaplano ng tamang pagpili, pag-ayos, paggawa, at paggamit ng mga angkop na instructional materials o gamit pang turo at pagkatuto, no? Kasama na ang mahusay na paggamit ng ICT-related learning materials. Nang sa gayon, maayos at madali nilang makamit ang inaasahang resulta o para madali nilang makamit ang learning objective nila para sa kanilang aralin. Ang PMCF o yung Performance Monitoring and Coaching Form ang pwedeng magamit na MOV dito para makuha mo yung pinakamataas na rating ng RPMS objective na ito. Pero hindi lang basta-basta PMCF mga teachers, dapat may naka-attach ding annotations. Dapat mapaliwanag mo kung paano nagamit ang MOV na to para makamit yung hinihingi ng objective number 9. Now, let's go to timeliness. Na kung wala kang nasubmit o hindi acceptable ang MOV na nasubmit mo, then rating of 1 lang ang makukuha mo for timeliness. Now, rating of 2 lang kung sa mga MOVs na nasubmit mo, napakita mo na napayuhan mo at nagabayan mo ang iyong kapwa-guro sa tamang pagpili ng SIM, pero ito'y sa loob lang ng isang quarter. So again, rating of 2 ang makukuha mo sa timeliness. Rating of 3 naman kung nagawa mong gabayan at payuhan sa loob ng 2 quarter ang kapwa mo guro para sa tamang pagpili ng SIM na angkop sa pag-achieve ng kanilang instructional objectives. Again, mahalaga sa timeliness indicator teachers na napakita mo sa loob ng 4 na grading period na nagabayan mo talaga yung kapwa mo guro patungkol sa hinihingi sa objective na ito. Kung gusto mo makakuha ng mas mataas na rating for this indicator. Rating of 4 naman kung nagawa mo ito sa loob ng 3 quarters. Kung mapatunayan mo gamit yung mga napasa mong MOVs na nagawa mong payuhan at gabayan ang kapwa mong guro para sa tamang pagpili, paggawa at pag-ayos, no, paggamit ng tama at angkop na SIM kasama na yung ICT-related learning resources upang mapadali ang pagkuha na or pag-achieve ng isang learning objective, makukuha mo yung pinakamalaking rating para sa objective number 9, which is rating of 5. Okay, this time, let's proceed to the RPMS objective number 10. Parehas din kanina, quality at timeliness lang na indicators tayo nire-rate sa objective na to at walang efficiency na indicator. Ito yung form na pwede nating gawing gabay patungkol sa mga MOVs ng RPMS objective number 10. Okay, pag-usapan natin kung paano tayo makakakuha ng ratings para sa quality na indicator for this RPMS objective number 10. Poor lang ang ating makukuha na rating or rating of 1 kung wala or hindi acceptable ang MOVs na nasubmit natin. Rating of 2 lang kung nakapag-submit tayo either
ng proof ng iyong attendance or participation like certificate or even minutes ng meeting na kung saan nagpapakita na you plan to conduct mentoring and coaching or even Slack no, with your colleague patungkol sa tamang pagpili at paggawa ng tama at epektibong assessment strategies. Again, napakita mo na may plano kang gumawa ng isang Slack or mentoring session with this kind of objective, then that's rating of 2 lang. Rating 3 naman ang makukuha natin kung mapatunayan natin na nakapagsagawa tayo ng mentoring and coaching or Slack kasama yung ating mga mentees or colleague to review no about the designing and selecting and even using effective forms of assessment relevant to the lesson that we are teaching. So pwede nating magamit ang reflection notes ng kapwa nating guro or colleague na dumalo sa ating session na yon or ating lock, or pwede rin nating gawing MOV yung PMCF as MOV no for this objective. So dapat kung PMCF nga yung ating gagawing MOV, dapat may annotation na nakalagay kung paano nito nakamit or na-attain yung hinihingi ng objective number 10. Gamit pa din yung mga MOVs, either reflection notes from colleague or even PMCF ng iyong mentees. Of course, may kasamang annotations mo. Pwede na itong magamit na MOV para makuha ang rating 4 para sa quality indicator. Pero dapat mapakita sa mga MOVs na nabanggit na nagawa mong mabuo ang talakayan sa pagitan ng iyong mga kapwa-guro patungkol sa kung paano ang tamang pagpili, paggawa at paggamit ng iba't ibang forms ng assessment na naaayon pa rin sa pagkamit ng lesson objective. Kapag nagawa mo ito, makakakuha ka ng rating of 4. Rating 5 naman ang makukuha mo sa quality kung napakita mo gamit ang MOV na PMCF na nagabayan mo ng mabuti ang mga kapwa mong guro sa pagsuri sa kanilang pagpaplano ng tamang pagpili, tamang paggawa, pag-ayos at tamang paggamit ng assessment like diagnostic, formative at summative na akma sa pagkamit ng kanilang lesson objectives. Pero kung PMCF ang iyong gagawing MOV, kinakailangang mag-attach ka pa ng annotation kung paano nagamit yung PMCF para makamit nga ang hinihingi ng RPMS objective number 10. Again, kapag nagawa mo ito, pinakamataas na rating sa quality, which is rating of 5, ang makukuha mo para sa RPMS objective number 10. Now, let's have the timeliness. Kung napakita mo sa mga MOVs na nasubmit mo na sama-sama kayo ng iyong mga guro sa paggawa ng plano para suriin ng mabuti ang pagpili, paggawa, o suriin ng mabuti ang pag-ayos at pagpili ng epektibong mga assessment na akma sa hinihingi ng subject or ng curriculum. So kung nagawa mo ito sa apat na quarter, then you will get rating of 5. Kung tatlong quarter lang, rating of 4. Kung dalawang quarter mo lang ito nagawa, then rating of 3. Kung isang quarter lang, rating of 2. Kung hindi akma or acceptable ang MOV mo or wala kang MOV, then rating of 1 ang makukuha mo for timeliness. Again, importante sa timeliness mga teachers na mapakita natin na nagawa natin yung hinihingi ng objective na to in every quarter para makakuha ka ng mataas na rating for timeliness nga. Now, let's proceed to RPMS objective number 11. Katulad din ng ibang mga NCOI na nabanggit kanina, quality at timeliness lang din tayo nire-rate sa objective number 11, walang efficiency. Ito yung gawin nating gabay para malaman yung mga means of verifications na hinihingi ng RPMS objective na ito. How do we get rating from quality indicator?
na rating 1 lang kung wala or hindi acceptable ang MOV na na-submit mo. Rating 2 ang makukuha mo kung may plano ka na na-submit in conducting LAC, for example, focusing on interpreting collaboratively the various assessment results of the learners. Pwedeng ma-support ang approved LAC plan or even the chat messages na talagang nagpaplano ka na gawing bigyang kahulugan ang mga assessment result ng mga mag-aaral. Kung nakasagawa ka talaga ng LAC or mentoring sessions with your co-teachers about interpreting assessment data of learners, then you can get rating of 3. Pero need mo i-attach ang MOV na resulta ng inyong collaborative interpretation o pwede ding minutes ng LAC or mentoring session with proof of attendance. Sa rating 4, pwede ding i-attach ang results of collaborative interpretation nyo with your colleague about learners' assessment data. Pwede ding i-attach yung minutes ng meeting ng LAC or mentoring session about this topic. Pero dapat may pakita din sa mga MOVs na nasubmit mo na nakabuo ka ng mahalagang talakayan with your co-teachers patungkol sa pagbibigay kahulugan ng mga assessment results or assessment data from the learners. Kung mapakita ng mga MOVs like minutes and PMCF na nagabayan mo talaga ng mabuti ang iyong mga kapwa-guro sa kaninang pagpaplano na gamitin ang resulta ng inyong collaborative interpretation of learners' attainment data para makatulong ito upang makapagbigay ng tamang suporta sa mga mag-aaral at upang mas umunlad palalo ang kanilang pag-aaral. Pero ang PMCF na MOV, kinakailangang mag-attach ka pa din ng annotation kung paano ito nagamit para bigyang kahulugan ang mga iba't ibang estratehiya na pagsusubaybay at pagsusuri ng mga datos ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Need ang annotation para maging acceptable MOV ito for rating 5 para nga sa quality na indicator. So kung na-notice nyo teachers na kung PMCF or Performance Monitoring and Coaching Form ang gagamitin natin na MOV dahil kung itong gagamitin natin, mataas kasi yung rating na makukuha kaya need pa mag-attach ng annotation para malaman kung paano mo ginamit yung PMCF na yon para makamit nga ang hinihingi ng objective. So ito nga pala yung template for annotation na pwede nating gamitin bilang dagdag attachment ng ating PMCF. Now for timeliness, kung sama-sama ninyong ginawa with your co-teachers ang pagbibigay kahulugan ng iba't ibang assessment data or result from learners' performances at nagawa mo ito sa 4 na quarter, then rating of 5 ang makukuha ninyong rating. Kung 3 quarters lang na nagawa mo ito, rating of 4 ang marireceive mo. Rating 3, kung nagawa mo ito sa loob ng 2 quarters, rating 2 lang sa 1 quarter. Pero kung hindi acceptable ang MOV mo or wala kang MOV na na-submit, 1 lang ang rating na makukuha mo. Again, importante sa timeliness na consistent tayo na ginawa natin yung hinihingi ng objective. So, dapat nagawa natin ito mula first quarter hanggang fourth quarter para makakuha tayo ng mataas na rating. For timeliness na indicator. Okay, let's have the RPMS objective number 12. Makakakuha tayo ng rating from quality and timeliness lang for this objective at walang efficiency. Ito yung form na pwede nating gawing gabay para malaman yung mga MOVs at mga performance indicators na hinihingi ng RPMS objective number 12. So, ano-ano ba yung mga MOVs na hinihingi ng RPMS objective number 12? Now, pwede gawing MOV ang test paper ng mga bata
na pirmado ng kanilang parents or guardian. So better kung may mga remarks ka na inilagay dito para makita at mabasa ng mga learner how they can improve on that subject. So pwede ding mga mungkahe or mga suggestion pa na pwede nilang gawin para mapaunlad pa lalo ang kanilang kaalaman at ang kanilang abilidad. Pwede ding MOV para sa objective number 12 ang attendance sheet or even the minutes of meetings sa inyong mga homeroom PTA meetings, no, na nagawa. At better kung malagay sa minutes ng meeting na yon ang pag-relay mo ng mga performance ng mga bata sa kanilang parents at napag-usapan ninyo ito during sa conference na yon. Aside sa minutes, pwede din namang kahit na anong evidence na nakapagkanda ka ng dialogue with the parents or even sa kapwa mo guro at natalakay ninyo ang mga pangangailangan, ang mga progress at performance ng mga learners. So, pwede namang personal notes din, personal notes mo or kapwa mo guro about the dialogue na nangyari. Pwede namang anecdotal record na napirmahan ng mga bata or ng kanilang mga magulang na nakalagay din ang mga suggestion mo kung paano pa mapabuti at mapaunlad ang mga performance ng bata sa paaralan. Pero may concern lang ako sa confidentiality ng anecdotal record, no? Kasi confidential naman kasi talaga na document 'yon. So, siguro kung ito talaga yung gagamitin mo na MOV, pwede gawan niyo lang ng paraan na hindi talaga makita ang mahalagang parte ng anecdotal record ng bata. Pwede namang i-blurred mo siguro ang part na mga sensitibo na mga impormasyon at yung ipakita mo lang yung suggestion mo, no, na part para mapabuti yung bata, no, sa kanyang pag-aaral. Ang nagawa mong rubrics ng isang performance task, pero dapat may attach ka pa din na documents like test paper na nakalagay yung remarks mo para mapa-improve pa ng bata ang kanyang abilidad at performance sa loob ng klase. Pwede din MOV yung agreement form na gagawin mo with the parents of the pupils who are at risk of dropping out or PARDOS at nakalagay sa agreement ang inyong napagkasundo ang gagawin para ma-address yung mga pangangailangan ng mga bata sa school at mapaunlad pa lalo ang kanyang abilidad at performance sa klase. Pwede ding gawing MOV ang napirmahang SF9 o Progress Report Card ng mga bata. Dapat napirmahan ito ng mga parents pero dapat mag-attach ka pa din ng other documents na magpapatunay na nagbigay ka ng mungkahi through remarks kung paano mapa-improve o mapaunlad ang mga kakayahan ng mga bata sa mga asignatura sa paaralan. Pwede ding MOV ang accomplished home visitation forms na napirmahan ng bata o ng mga magulang nila. Pwede din yung mga proofs na nakipag-ugnayan at nakipag-usap ka sa mga stakeholders ng paaralan na kung saan ipinaalam mo at pinag-usapan ninyo at nagbigay kayo ng mga rekomendasyon, mga suggestion para mapaunlad ang mga performance ng mga bata at ma-address ang lahat ng kanilang pangangailangan sa school at para mapaunlad pa ang performance ng school sa kabuuan. So, pwede letter with minutes on the conference or the gathering na naganap. So, pwedeng maging MOV yon. So, kung wala sa mga nabanggit na mga MOV ang isusupport mo at ilalagay mo sa iyong portfolio, pwede mo na bang lagyan ng annotation ang mga documents na isasubmit mo. So, ilagay mo sa annotation kung paano nakamit ang hinihingi o ang mga hinihingi ng RPMS objective number 12. So pag-usapan naman natin kung paano tayo makakakuha ng rating. Una muna sa quality na indicator for objective number 12.
So kung walang proof o hindi acceptable ang MOV na nasubmit mo, rating 1 lang ang makukuha mong score. So rating 2 lang ang makukuha mo kung nakagamit ka ng isang epektibong strategiya para makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan at paano ma-address ang mga pangangailangan ng mga bata sa isang klase lang. Ang pagbibigay mo ng impormasyon is within your class lang na level. Then that's unsatisfactory level or rating 2 nga lang yung makukuha mo. Pero kung nakapag-communicate ka sa mga internal stakeholders ng school like your co-teacher, your school heads, or even sa mga non-teaching staff ng school about the needs, about how to address the needs of the learners, communicate mo their progress, then that's rating 3. Rating 4 naman ang makukuha mo kung naipahayag mo ito mismo sa mga parents or guardians ng mga bata. Rating 5 ang makukuha mo kung nagamit mo ang isang epektibong strategiya para mapaalam ang mga pangangailangan ng mga bata, no? Paano ito ma-address, napahayag mo yung kanilang progress at ang kanilang overall performance sa iba't ibang stakeholders ng paaralan, no? Katulad lamang ng overall or ang mother PTA natin sa school, even yung mga higher authorities ng ating department like in the district or even in the division. Pwede ding na-communicate mo ito sa ating mga local officials, no? Sa ating mga LGU, sa ating community. So kung nagawa mo ito, makakakuha ka ng level 5 or outstanding na rating. Napunta naman tayo sa timeliness na indicator para sa RPMS objective number 12. Rating 1 lang ang makukuha mo sa timeliness kung wala or hindi acceptable ang MOVs na nasubmit mo. Rating 2 kung napahayag mo yung mga pangangailangan ng mga bata o napaalam mo din yung kanilang progress, no, sa mga key stakeholders sa loob lamang ng isang quarter. Rating 3 kung sa loob ng dalawang quarters. Rating 4 naman kung ito'y nagawa mo sa tatlong quarters. Rating 5 naman kung nagawa mong ma-communicate ang mga performance ng mga bata at para ma-address ang kanilang needs sa mga key stakeholders sa loob ng apat na quarters. So that's for timeliness. Okay, let's have the RPMS objective number 13. So we are rated according to quality and timeliness for objective number 13. So ito yung guide natin, no? Ito yung form na pwedeng gawing gabay para malaman natin yung mga MOVs ng RPMS objective number 13. So here are the MOVs for objective number 13. Reflection paper or journal ang need i-attach para sa objective 13. Pero dapat may i-attach pa tayo na documents, no, para mapakita natin talaga na nakamit natin ang hinihingi ng objective na ito. Now, gamit ang PMCF, dapat mapakita natin dito na ang learner-centered philosophy natin sa pagtuturo na gamit din natin sa pagbigay gabay o suporta sa ating mga kapwa guro. Dapat tayo mismo naniniwala na dapat involved talaga yung ating mga learners in all aspect of the teaching and learning process. At dapat maibahagi natin ito at magamit sa pagbibigay gabay sa ating mga mentees, no, patungkol sa kanilang sariling plano din para ma-enhance ang kanilang sariling teaching philosophy na learner-centered. Now, pwede ding i-attach sa ating reflection form ang sample lesson plan ng ating co-teachers, no, with annotation, of course, about enhancing their learner-centered teaching philosophy. Pwede ding i-attach yung minutes, no, sa ating reflection paper. Dapat nakalagay sa minutes ng isang LAC, for example, na nakapagtalakay tayo sa ating kapwa-guro kung paano nila mapaunlad ang kanilang sariling
pilosopiya sa pagtuturo na learner-centered. Nakapagbigay tayo ng mga teaching strategy, even our own strategy, no, na pwedeng magamit ng ating mga teachers sa kanilang lesson planning para makapagbigay pa sila ng maraming activities sa kanilang mga bata na learner-centered talaga. Pwede din gawing MOV ang Approve Lock Plan. Pwede din yung lesson plan na nagamit as model ng isang Learning Action Cell session. So talakay natin kung paano tayo makakakuha ng ratings according to quality base sa mga MOV na isusupport mo. Kung hindi acceptable ang MOV mo at kung wala ka talagang MOV, pwedeng rating 1 na ang makukuha mo. Rating 2 naman kung nakapagbigay ka ng reflection paper pero ito'y hindi nagpapakita ng isang learner-centered teaching philosophy. Pero kung napakita mo sa reflection paper mo na nagamit mo na talaga yung iyong pilosopiya sa pagtuturo na learner-centered at nagamit mo din ito sa paggabay mo sa iyong kapwa-guro, then you can get rating of 3. Rating 4 naman ang makukuha mo kung napakita mo din sa iyong reflection journal at ang sakasama nitong documents na ang learner ay involved talaga sa kabuang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So ito'y nangangahulugan na nagamit mo talaga at nagamit ng kapwa mo guro ang kanilang sariling learner-centered teaching philosophy dahil yan sa iyong suporta na ibinigay sa kanila. Now, rating 5 naman kung napakita mo sa mga MOVs mo na nasubmit na sa lahat ng pagkakataon, involved talaga yung bata sa buong proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So matagumpay mong naibahagi sa iyong kapwa-guro para mahikayat din sila na pag-ibayuhin palalo ang paggamit ng kanilang sariling learner-centered teaching philosophy sa kanilang pagtuturo. So lahat ng ito dapat mapakita sa iyong reflection paper na magawa at sa isang document na isasubmit mo kasama ng reflection paper like your PMCF, minutes, or even the lesson plan. So ang idea lang dito sa objective number 13 is dapat mapakita mo na naimpluensyahan mo yung co-teachers mo sa iyong sariling teaching philosophy na learner-centered at ma-improve pa din nila ang kanilang sariling pilosopiya sa pagtuturo na talagang mahalaga ang pagiging learner-centered sa ating teaching and learning process. Now, let's have the timeliness. So, kung wala kang MOV o hindi acceptable ang MOV na attach mo, then rating 1 lang ang makukuha mo. Rating 2 naman yung makukuha mo kung nagamit mo talaga yung personal teaching philosophy mo na learner-centered sa isang quarter lang, then 2 points lang. So, kung apply mo ito ng dalawang quarters, then rating 3 ang makukuha mo. Pero kung na-apply mo ito across 3 quarters, rating 4. At makukuha mo yung rating 5 kung nagawa mong gamitin yung sarili mong pilosopiya sa pagtuturo na learner-centered talaga at nagawa mo ito ng 4 na quarters, then you will get the rating of 5. Okay, let's proceed to our PMS objective number 14. Now, sa our PMS objective number 14, we are rated in 3 performance indicators. Nirerate tayo according to quality, efficiency, and timeliness na talaga. Ito yung form na pwede natin gamitin para malaman ang mga MOVs at ang performance indicators ng objective na ito. So, ano-ano yung mga MOVs na pwede nating i-attach for this objective? Para sa RPMS objective number 14, pwede nating i-attach yung certification from ICT coordinator, school head, or even the focal person in charge ng pag-accomplish ng self-assessment tool.
Ang initial IPCRF-DP mo na base naman sa resulta ng SAT. Pwede din gawing MOV, ang Performance Monitoring and Coaching Form. Pwede din yung Mid-Year Review Form or MRF. At ang updated IPCRF-DP from Phase 2. Now, paano tayo makakakuha ng rating for quality? Kung hindi acceptable yung MOV mo, then rating 1 lang. Now, kung nakapag-accomplish ka ng self-assessment tool at the beginning of the school year at may certification ka from your ICT coordinator or school head or even the focal person in charge in gathering and consolidating SAT results, then you can get rating of 2. Pero since late na yung department order na na-release about the guidelines for the indicators to be used for this school year, pwede din naman nating i-adjust yung date din also ng pag-accomplish ng SAT. Rating 3 naman na makukuha mo kung may initial DP ka or initial developmental plan ka na nagawa base sa SAT result mo. So, pwedeng initial DP o PMCF na nagawa mo, pwede yang maging MOV for attaining rating 3. Now, if you are able to discuss your progress in terms of professional development in a school year through mid-year review, then you will get rating of 4. You have to accomplish mid-year review form so that you will have your MOV for this indicator to get 4 na rating. By the way, now you can update your initial developmental plan here based sa result ng mid-year review mo na nagawa together with your mentor. Kasi expected na na may magbabago talaga sa initial developmental plan mo kasi nasa middle of the school year na tayo. Now, kung na-update mo ang developmental plan mo based sa developmental plan mo na nagawa from Phase 2, then ito na pwede mong gamitin na MOV para mapatunayan na you really updated professional developmental goals as required in the quality for this objective. So, yung final na developmental plan mo na pwede mo yung gawin na MOV to get a higher rating for this indicator. For efficiency naman, makakakuha tayo ng highest rating of 5 kung meron tayong 4 na acceptable MOVs. So, meaning kung nakapagbigay ka lahat ng MOV na nakalagay dito or sa nasabi ko kanina, like certification, initial DP or developmental plan, PMCF, MRF, masubmit mo ang mga ito lahat. Since these are all valid MOVs, then you can get a rating of 5 for efficiency. Kung 3 lang ang acceptable MOVs, rating 4 ang makukuha mo. Kung isang acceptable MOV lang, rating 2 ang makukuha mo. Kung wala kang MOV or hindi acceptable ang MOV na nasubmit mo, then rating 1 ang makukuha mo. Now, sa timeliness naman, dapat sumunod tayo sa timeline as indicated sa ating RPMS cycle. Kung ano ang time na naka-indicate sa RPMS cycle na dapat gawin, like crafting our developmental plan, dapat dun mo yan gagawin. Kung lahat ng MOVs na nasubmit mo ay on time mong nagawa according sa timeline ng RPMS cycle, then rating 5 talaga yung makukuha mo. Kung 3 lang sa mga MOVs mo na na-submit ang sumunod sa timeline ng RPMS, then rating of 4 lang ang makukuha mo. Kung 2 lang sa mga ito ang sumunod sa RPMS cycle timeline, then rating 3 ang makukuha mo. Rating 2 naman kung isa lang sa mga MOVs na na-submit mo ang ayon sa indicated timeline ng RPMS cycle. Rating of 1 naman kung wala o hindi acceptable ang MOV na na-submit mo. So, let's discuss the objective number 15 o ang ating plus factor. Now, para sa ating plus factor,
Nire-rate tayo according to quality, efficiency, and timeliness. So ito yung form na pwede nating gawing gabay para malaman natin yung mga iba't ibang means of verifications ng indicator na to. At of course, kung paano tayo nire-rate according to quality, efficiency, and timeliness. Ano-ano yung mga MOV sa plus factor ang pwede mong pagpilian? Now, pwede lang maging plus factor kung ang ginagawa mo o ang ginawa mo ay may kinalaman at may naiambag sa teaching and learning process. Maliban dyan, hindi pwedeng maging plus factor yan. So again, these are the different means of verifications na pwede mong gamitin para sa plus factor. Naging learning facilitator ka or resource speaker. Naging demonstration teacher ka. Naging member ka ng isang technical working group. Naging OIC ka ng school nyo, no, in the absence of principal. Now, you represented your principal in a certain conference or meeting. Nakapag-observe ka ng classes ng teachers 1 to 3. Nag-assist ka bilang isang school selection committee member in the evaluation of the credentials in hiring or promoting teachers. Nagsilbi kang committee member ng any activity. Naging advisor ka ng isang co-curricular activities. Naging subject coordinator ka. Naging chairperson ka. Pwede ding i-attach yun as plus factor. Naging author ka ng libro, nag-coach ka, at nag-mentor ka ng learners para sa isang competition. Naging mentor ka din ng mga pre-service teachers o mga in-service teachers. Pwede din. Nagkanda ka ng research within rating period. So kung wala sa mga nabanggit, pwede ka din namang maglagay ng annotation. Pero dapat lahat ng ginawa mo or lahat ng nagawa mo ay may kinalaman at may naiambag sa buong proseso ng teaching and learning. So, paano tayo nire-rate according to quality na indicator for this plus factor? Rating of 1 lang ang iyong marireceive kung hindi acceptable ang MOV na naibigay mo. Kung ang nagawa mo ay nagamit lang para lamang sa isang klase, no, for example, sa klase mo lang ito in-implement, rating 2 lang ang makukuha mo. For example, nagsulat ka ng module, tapos ang module na yan ay ginamit lang within a class or sa klase mo. Then you can get rating of 2 para sa plus factor mo, para sa indicator na quality. Rating 3 naman kung ang nagawa mo o nasalihan mo ay nakatulong sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto ng isang grade level or learning area department. So example, may activity na conduct ang iyong grade level like ang mga academic contest or academic related na mga paligsahan at nakatulong ito para mapaunlad palalo ang mga kaalaman ng mga bata sa inyong grade level. At sa activity na yan, member ka or ikaw mismo ang pasimuno or chairperson. Then, since grade level activity lang yan, then rating of 3 ang makukuha mo sa quality ng plus factor. Pero kung ang sinalihan mo o yung nagawa mo, at least school level, then pwede siya rating 5. So example, you become facilitator sa isang school level na SLAC at ang focus ng talk mo ay to improve teaching and learning process, then you can get rating of 4. Rating of 5 naman kung outside school naman ang impact ng iyong nagawa. Okay, so for example, naging resource speaker ka beyond your school or any other schools, you're invited to speak in a division level patungkol sa mga teaching strategy or may kinalaman sa pagpaunlad ng teaching and learning process.
Rating 1 ang marireceive mo kung ang MOV na nasubmit mo ay hindi acceptable. Rating 2 naman kung ang MOV na nasubmit mo ay nagbigay ng mahalagang epekto sa teaching and learning process. Rating 3 naman kung makatwiran at may mahalagang naiambag ang iyong nagawa sa teaching and learning process. Rating 4 naman kung nabigyan mo ng detalye or detalyado mong napagtanto ang mga mahalagang ambag nito at positibong epekto ng nagawa mo sa kabuang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Rating 5 naman kung matagumpay mong naidetalye ang mahalaga at positibong ambag ng iyong mga ginawa sa buong teaching and learning process. For timeliness, rating 1 lang ang makukuha mo kung yung MOV mo na nasubmit ay hindi acceptable. Rating 2 naman kung nakumpleto mo ang iyong nagawa within 1 quarter lang. Satisfactory naman or rating 3 ang marireceive mo kung ang MOV mo na nagawa ay nakumpleto at ang positibong ambag nito sa teaching and learning process ay naibahagi across 2 quarters. Very satisfactory naman ang iyong plus factor or rating 4 ang marireceive mo kung ang ambag nito sa teaching and learning process ay naibahagi across 3 quarters. Rating 4 naman ang marireceive mo kung ang iyong nagawa ay nakumpleto at ang positibo nitong ambag sa teaching and learning process ay naibahagi across 3 quarters. Rating 5 naman ang marireceive mo kung ang MOV na nasubmit mo ay nakumpleto at ang malaking ambag nito sa teaching and learning process ay naibahagi sa 4 na quarter talaga. So yun na nga yung mga MOVs ng ating mga master teachers para sa kanilang non-classroom observable indicators na gagamitin para sa school year 2022-2023. Sana yung video na to nakatulong sa inyo para maihanda ang iba't ibang means of verifications or MOV, especially ng mga non-classroom observable indicators para sa ating mga master teachers. Siya nga pala, meron tayong 12 PPST resource packages, modules 1 to 12 na pwede natin gamitin gabay para mas maintindihan palalo ang ating mga indicators na gagamitin para sa school year na to. Again, teachers, thank you so much for supporting my channel and thank you so much for watching my videos. Till next time, keep safe everyone!